Aabot sa 3,000 individual ang nabigyan ng cash assistance ng pamahalang panlalawigan ng Zamboanga del Sur na nagmula pa sa iba't ibang munisipyo na sakop ng probinsya. May detalye si James Brian Fuentes. Nasa 3,000 katao ang nabigyan ng cash assistance mula sa pamahalaang probinsya ng Zamboanga del Sur. This is the third batch pa. So actually, wala pa sa 1st District and Pagadian City. Actually, for first District, 2,000 beneficiaries. Sa 2nd District, nakakuha si Kongresuman ng additional 1 million binigay sa 2nd District. So 1,000 beneficiaries. I know na hindi ito malaking amount, but for sure, makatulong na rin to, especially dito sa atin, isang sakong bigas, nasa mga almost 1,000 lang man. Pinangunahan ng DHWD ang pamahagi ng ayuda para sa piling individual mula sa iba't ibang munisipyo na siyang tulong na rin, lalo ngayon pandemya. Actually, congressional fund to, galing ni Congresswoman Divinayu, na nagbibigay ng tag 1,000 financial assistance. This is in relation sa COVID natin and yung national agency nag-implement is the DSWD. Sino-sino po yung mga beneficiaries ko? Selected individual to sa every municipality. May qualification din yung DSWD. Ngunit sa pamahagi, sinabi naman ng gobernur na maging matalino, lalo na ang alternatibong pagkukunan ng pagkain. I encourage them to plant now, especially rainy season, kasi planting season ngayon. No? If you are interested to plant hybrid crops, no, like coconut, hybrid coconut, hybrid na coffee, and hybrid na cacao, pamibigay namin for free sa mga farmers. So it will, after 2 or 3 years, sa cacao and coffee, produce na yan. So maybe slowly, mag-income na yung mga farmers natin. Nagpapasalamat naman ang mga nabigyan at sinabing bigas umano ang kanilang uunahing bilhin para sa kanilang pang-araw-araw na konsumo. Para sa Eagle News, James Brian Quintis. We live in interesting times.